Magandang buhay sa inyong lahat, mga minamahal kong kaibigan sa YouTube. Ngayong araw ay isa na namang kumikitang kabuhayan ang aking ibabahagi sa inyong lahat. Ito ay ang tungkol sa itlog ng pugo. Pero bago yan ay hayaan ninyong ibahagi ko ang ilan sa nutrition facts na makukuha natin sa pagkain ng itlog ng pugo. Quail eggs are considered a delicacy in many parts of the world, including Asia, Europe, and North America. In Japanese cuisine, they are sometimes used raw or cooked as tamago in sushi and often found in bento lunches. In some other countries, quail eggs are considered less exotic. That is according to Wikipedia. The following are the nutrition facts, and our source is USDA. So we have total fat, 16%. Saturated fat, we have 18%. Cholesterol, we have 281%. Sodium, we have 5%. Potassium, we have 3%. Total carbohydrate, we have 0%. Protein, we have 26%. Vitamin C, 0%. Calcium, 6%. Iron, 20%. Vitamin D, 13%. Vitamin B6, 10%, cobalamin, 26%, and magnesium, 3%. Percent daily values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. Ngayong alam na natin na ang pagkain ng itlog pugo ay kapaki-pakinabang, punta naman tayo sa kumikitang kabuhayan. Alam niyo ba, mga kapwa ko vendor, ang negosyong kwek-kwek ay matagal ng trending at matagal ng patok sa masa? Alam niyo ba ang dahilan kung bakit? Kasi ito ay presyong pangmasa. At ito ay madali ang sagot para maibsan ang kumakalat na sikmura ng bawat taong nasa kalsada. Ikalawa, talaga namang masarap ito. Isausaw mo man ito sa sukang manghang o kaya sa sos na matamis hanghang o kaya sa sos na matamis lang. Sigurado may hindi ka dahil magugusutin. Patok ito sa bawat tao. Bata, matanda, estudyante, manggagawa, empleyado, politiko, polis, security guard at sa lahat ng masang Pilipino. Itong isinasalang namin ngayon, ito ay may bilang na 2,000. Sa 2,000 piraso, 2,000 din ang puhunan mo. Dahil bawat piraso, piso. Ngayon, magkano naman ang retail sa bawat isa? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Okay, tuloy-tuloy na tayo, kapatid. Ang puhunan, piso. Ang retail, 2 pesos at 50 centavos. Magkano ang tutubuin mo? Sa 2,000 na ibebenta mo sa maghapon, may potential kang makabenta ng gross sales na 5,000 pesos. Ngayon, siyempre, tatanggalin mo ang puhunan mo sa itlog na 2,000 kasi piso isa. Magkano ang natira sa gross sales mo? Kung ang gross sales mo 5,000, edi siyempre ang matitira sa iyo 3,000 piso. Madali ang kwentahan ng iba pang ginamit mo sa pagtitinda. Tatanggalin mo ang gasas mo sa coating, sa caps, sa sauce, sa LPG. Tanggalin mo agad yung 500 piso. Magkano ang neto mo, kapatid? May neto kang 2,500 pesos. Kung araw-araw may bibenta itong ganito kadami, araw-araw ang potential mong kikitain ay 2,500. At hindi yan imposible. Lalo kung ang gamit mo ay ambulance store o yung mas kilala sa tawag na rolling store. Kasi kapag ka naka-rolling store ka, ikaw mismo ang lumalapit sa mga taong gustong bumili pero walang pagkakataon na hanapin ka. Pagkatapos mong pagmeryendahin ang tao sa paligid mo, pwede ka na namang tumakbo para hanapin ang mga potensyal na taong gutom pero walang pagkakataon maghanap ng kakainan. Ganyan kaganda ang rolling food cart, kapatid. At ang maganda nito, kapatid, ang pinag-uusapan pa lang natin dito, itlog pugo pa lang, isang klase pa lang ng paninda mo. Paano kung isama pa natin yung puwit ng manok? Paano kung isama mo pa yung palamig? Panibagong computation yung kapatid ng kikitain mo. So, dahilan ba na walang maibigay sa ating trabaho ang gobyerno? Hindi.
pagkakataon to para sa akin. Siya nga pala guys, bago ko makalimutan ay nais kong magpasalamat sa aking 1,400 na subscribers. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. Gayun din yung mga laging dumadalo sa aking mga premiere. Maraming maraming salamat sa inyo at alam niyo naman, wala na akong time para mag-live stream kaya sa premiere ko na lang dinadaan at grabe ang suporta ninyo, talagang tinatapos niyo ang aking video. Maraming salamat sa mga bagay na yan, kapatid. Mga friend, please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. At the same time, please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Pagkatapos nating pag-usapan ang kitaan sa ganitong klase ng panindang guys, pag-usapan naman natin ngayon kung paano ko pinoproseso. Una, siyempre, maglalaga tayo ng kung ano yung kaya natin ipaubos sa pagtitinda sa buong maghapon. Ako, naglalaga ako ng 2,000 piraso sa isang araw. At yan ay binibenta namin sa aming mga rolling store. Kasama na rin yung mga pwesto na nakafix. At simple lang, hihintayin mo lang kumulo yung tubig na nilagay mo sa salyasi kasama yung itlog. Then, pag kumulo na, hintay ka ng 5 minutes. 5 minutes siyang kumukulo, then saka mo patayin yung kalan. Pero huwag mong bubuksan agad para umalasa yung shell against dun sa egg para maluwag siyang mababalatan. Maghihintay ka ng 4 to 5 minutes pa rin na nakatakip yung salyasi. Huwag mong bubuksan para hindi sumingaw. I-rest mo siya ng 4 minutes to 5 minutes bago mo siya hanguin para yung pagbabalat maluwag yung shell dun sa quail egg. Kaya kailangan kapatid, masundan mo yung basic ng paglalaga na sinasabi ko para hindi ka mahirapang magbalat. Kasi pag hindi mo nagawa, yung shell ng itlog ay nakadikit dun sa white ng itlog. So, mahirap siyang balatan at pagka ganun, masisira yung itlog. Habang nagbabalat ng itlog ang aking misis, ay magkukwento muna ko sa inyo ng kwentong tunay na nangyari sa akin. Taong 2015, nung ang apat kong anak ay sabay-sabay na huminto sa pag-aaral. Masakit sa kalooban ko pero wala akong magawa nung mga panahon na yun dahil ako ay nakikipasada lang ng tricycle. Pinabandirahan ko ng 150 yung tricycle araw-araw. Lumalaki ang aking mga anak at ramdam ko na masakit din ang kalooban nila na sila ay sabay-sabay na huminto sa pag-aaral. Pero no choice ako. Inisip ko na lang na may mensahe ang Diyos kaya nangyayari ito sa akin. Yung panganay ko nung panahon na yun ay naisipang pumasok sa Tapsilogan. Tumatanggap siya ng sweldong 150 pero ang oras ng trabaho niya ay papasok ng alas 7 ng umaga, pauuwiin nila ng alas 10 ng gabi. Sinusundo ko naman kasi namamasada nga ako. Yung pangalawa ko naman ay namasukan bilang sales lady sa tindahan ng damit. Sinusweldohan siya ng 120 pero papasok ng alas 7 ng umaga, uuwi ng alas 6 ng hapon. Yung misis ko ay ganun din, namasukan din bilang sales lady sa buod na tindahan ng damit. Ang sweldo niya, yun ang masakit, 60 pesos lang araw-araw. Papasok din siya ng alas 7 ng umaga, uuwi siya ng alas 6 ng hapon. Yung pangatlo kong anak ay sumasama naman sa tendero ng palamig, paliba sa mata pa. Aabutan niya ng 20 pesos yung anak ko at umuwi sila ng alas 5 ng hapon. Samantalang ako ay namamasada mula umaga hanggang gabi. Nasa dibdib ko ang sakit. Umiiyak ako sa likod ng aking pamilya. Hiyang-hiya ako sa sarili ko kasi ako ang ama. Totoong napakadaming among na hindi makatao. Hindi makatao ang turing sa kanilang mga manggagawa.
pero pag mahirap ka kasi, mas madalas wala kang option pang diharapin yung hamon. Isa akong ama, may pangarap ako sa aking mga anak. Kailangan kong kumilos. Dito ko pinasok ang pagtitinda. Iniwan ko ang pamamasada. Nag-umpisa akong magtinda gamit ang isang lumang bisikleta na may sidecar na. Masaya ako kahit papaano may nabili akong bisikleta. Kasabay ng gabi-gabing tawag sa Diyos, inuulit-ulit ko sa Diyos na siya ang mauna sa akin. Tinatawanan ako ng mga taong nakakakilala sa akin. Hinahamon, nilalait, hanggang sa umpisa lang daw ako. Pero binaliwala ko lahat yun. Tiniis ko pati pambubuli ng kapwa ko vendor. Tiniis ko yan. Hanggang dumating ang isang malaking event sa amin. Panahon noon ng pangangampanya, napagit na ako sa meeting de avance ng noon ay kumakandidatong presidente na si Maroas. Ang paninda ko, fishbowl, cake yam, tsaka kwek-kwek. Umaga pa lang, pinaikutan na ako ng mga bumibili sa akin. Paghapon, tuloy ang bentahan hanggang madaling araw. Tinulungan na ako ng aking mga anak, hindi na sila pumasok sa kanilang mga trabaho. Yung pagkakataon na yun, isang pagkakataon, bumenta kami ng 18,000 pesos. Umaga hanggang madaling araw. Yung luma ang bisikleta, nakapaglabas ng hulugang motor na bago. Nakapagpagawa ng food cart para sa motor. Tuloy-tuloy ang biyaya ng Diyos. Magkatuwang ang bisikleta at ang motor ko, tuloy-tuloy na kumikita. Ang isang motor, nadagdagan ng isa pa, pero cash na. Naging tatlo, nadagdagan ulit ng isa, naging apat, naging lima, naging anim, naging pito, nadagdagan pa ng mga pwesto, isa, dalawa, tatlo. At dahil yan, nakabalik sa pag-aaral ang mga anak ko noong sumunod na taon. Lahat sila, nai-enroll ko sa private school. Ang panganay at pangalawa kong anak, malapit nang makatapos. Architectural engineering ang panganay ko. Nursing naman yung pangalawa, pero itutuloy daw niya ng medisina. Yung pangatlo, kolehiyo na rin ngayon, kumukuha ng political science. Itutuloy naman daw niya ng abogasya. Yun namang aking bunso, ang gusto daw niyang kunin na kurso ay yung veterinary medicine. Basta ang lagi ko namang sinasabi sa kanila, hanggat may pagkakataon, pagbutihin nilang mag-aral. Kasi wala naman akong ipapamana sa kanilang iba, kundi yung pag-aaral lang. Tapos ng pagkakataong ito, hindi rin natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero isa lang ang talagang sekreto sa buhay ng tao. Dapat marunong siyang makipag-communicate sa Diyos. Marunong siyang ipahayag ang kanyang mga pangangailangan sa Diyos. At nakahanda ang Diyos na ibigay ang lahat ng pangangailangan ng tao. So tayo bilang tao, kailangan nating sumampalataya sa Diyos at sundin natin ang lahat ng kanyang ipinag-uutos at sangkapan natin ang paggawa para maibigay niya yung kanyang mga biyaya. At kapag ka naibigay na niya, dapat alam natin at kaya nating papawin at padaluin ang biyayang dumarating sa atin patungo sa ating kapwa. Nating salilinin, mga kapatid. Sa kasalukuyan ay mayroong mga taong nagtatrabaho para sa akin at siya kong katuwang na nagpapatuloy sa ganitong hanap buhay at sinisiguro ko na yung dinanas ng aking pamilya sa piling ng ibang amo ay hinding-hindi nila dadanasin sa piling ko. So ngayon, ano pa ba ang hihilingin ko sa Diyos? Nung ako ay humiling, binigyan niya ako ng siksik, liglig, at kumahapaw pa. Alam ko na, ang hihilingin ko naman sa Diyos ngayon ay tulungan niya akong makatulong sa aking kapwa.
tulungan niya akong paapawin at padaluin ang lahat ng biyayang binibigay niya sa akin patungo sa aking kapwa, lalong-lalo na yung mga higit na nangangailangan. Ipakita ko na sa inyo kung paano binabalatan ng itlog ng pugo. Ipapakita ko naman ang paraan ng pagluluto. So, ang first step ay maglalagay tayo ng mantika sa talyasi. Medyo maraming mantika ang kailangan natin dahil kailangan natin palutangin ng kwek-kwek sa mainit na mantika. Ang una natin gagawin para madaling uminit ang mantika ay palalakasin natin ng apoy. Then, pag mainit na, saka natin pahihinaan para ma-maintain lang yung sapat na init. Gagamit tayo ng stick para pangtusok sa itlog para sa mabilisang pagsawsaw sa coating bago tuluyang ihulog sa mantika. Pero habang pinapainit natin yung mantika, itong itlog ay hahaluan natin ng dry flour o yung tuyong harina. Para saan? Para kumapit ang coating sa itlog. Kasi kung walang dry flour yung egg, surely hihiwalay ang coating sa egg pagka nilagay na natin sa mantika. So bago siya mag-fluff, sure nalalabas yung itlog dun sa coating. Kaya kailangan nating lagyan ng dry flour yung itlog. So pagmastan yung maigi mamaya, guys. Okay. Hinihintay natin ngayon na mahusto sa init yung mantika bago tayo maghulog ng itlog ng pugo. Ayan na, nakaready na yung ating coating. Sa susunod na episode, mga guys, ipapakita ko na lang kung paano ginagawa yung coating ng itlog ng pugo para hindi tayo masyadong mahaba at matagalan. So yan, kung nakikita nyo yung apoy, malakas pa sa ngayon kasi pinapainit natin yung mantika. So, pag mainit na yung mantika, saka natin bahagyang ihinaan yung apoy para hindi masunog yung ating ilalagay na itlog ng pugo. Sa part na to, medyo kinak na natin para hindi tayo matagalan. Binidyo na lang natin yung konting natitirang pugo para hindi masyadong mahaba yung video. So, ganun lang. Saw-saw, tapos hulog sa mantika. Tusok, saw-saw, hulog sa mantika. Tusok, saw-saw, hulog sa mantika. Ganun lang, paulit-ulit. At ito kasi, pagka sobrang dami ng bumibili, ito lang itlog ng pugo, halos maghapon na natin niluluto. Luto ng luto tayo hanggang sa humupa yung customer.
So, ayan yung itsura niya kapag nakalutang na. Habang nakalutang siya, pwede na nating halu-haluin para pumantay yung pagkakaprito. Pero, yung inaalala minsan nang nagluluto na may naunang naisalang, mayroong nahuli, baka hindi pare-pareho ang luto. Katulad nung sinabi ko, naghihintayan yan kasi bawat lapag mo ng bagong lulutuin, bumababa yung heat pressure na nasa mantika. So, naghihintayan ngayon yung mga sinalang mo para sabay-sabay din silang maluto. Kagaya nito, yung una at huling nilapag natin ay halos parehong sabay na naluto. So, habang nakalutang siya at tatantiyahin natin kung pwede na bang hanguin o hindi. Kasi mas masarap din yung medyo crispy yung coating para crispy outside, juicy inside ang pagkain. So, yan, hihinaan natin yung apoy para parang ini-in-in na lang natin yung ating kwek-kwek. Saka natin nahanguin. Tapos, lalagay natin sa butas-butas na lanera para yung excess oil ay hindi matapon, hindi masayang, at hindi rin maibabad sa oil yung ating kwek-kwek. So, itong niluto ko na to, ito ay nasa 100 pieces lang. Pero umpisa pa lang ito guys ng bakbakan ng luto. At marami pang lulutuin. Ito pa lang yung first batch. Kaya tuloy-tuloy itong pagluluto na gagawin natin. Pero hindi ko na i-video yung mga susunod. Yan guys, tapos na nating iluto. Ngayon ay lalagay na natin siya sa estante. Muli, isa na naman kumikitang kabuhayan ang aming inihatid sa inyo sa pamamagitan ng Farmless Farmer TV. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mga guys.